Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to ay tuturuan ko kayo kung paano mag-set up at kung saan pwedeng gamitin tong Sonoff Micro. Sa tong micro na to ay padala ng mga kaibigan natin galing sa ITID. Maraming salamat sa ITID. Buksan na kaagad natin to. Binuksan natin to. Ang kasama niya. So itong micro ay Smart USB switch. Meron siyang barcode. QC pass. At yung kanyang micro na manual. So ito ay maliit lang. Napakaliit. So maliit lang to. Parang adapter lang ng charger natin na USB. So meron isang pindutan. Dalawang tool dock, yun yung ilaw. Halos kasing laki lang siya nito ang charger ng iPhone. So ito ay USB ang input, USB rin ang output. So ayan, nakasaksak na siya. May ilaw yung kanyang gilid, kulay blue. Dalawang mabilis na ilaw. Lagyan natin ng USB na load, USB na ilaw. Wala ng output. Mabilis na ang blink nya. Nasa pairing mode na kagad yan. Pagpindot natin to, nag-steady yung blue. Ayan. So pag nagpula yung LED nya, nakabukas yung output nya. Ayan yung manual na pag on tsaka pag off. Ngayon i-pair natin to sa e-link natin. Yan, nilagyan ko lang sya ng extension. Papunta to sa adapter natin para makita natin nang maayos yung micro natin. Ngayon, basa ko lang ilaw. Ayan, nag-blink siya. Buksan natin ang e-link. Ito yung e-link application natin. Ngayon, dito tayo sa plus. So, nung unang beses ko itong sinubukan, sinubukan ko quick pairing pero hindi siya makakonnect. Ngayon, kakaiba ang pagkakonnect dito. Kailangan natin yung kasama niyang barcode. Tapos dito tayo sa scan QR code. Scan natin yan. Okay. Yung credential natin. Next. Allow e-link to visit your location. Done pairing. Okay. Kailangan naka-on yung GPS. Kailangan natin mag-connect. Okay, mabilis. Lagyan natin ang pangalan. Sabihin natin siya si... So ayan, micro. Ito na siya. On natin. Off. So ayan, nag-ano na siya. Ganun lang. Ngayon tinatan yung ibang setting niya. Setting. Ah, wala siyang inking. Latest version. Pwede lang tayong schedule. Sabi natin mag-on siya ngayong. Ganun tayong nilagay na dalawang schedule. On ng 10:28. Off ng 10:29. Ngayong araw na to lang. Ang oras ay 10:27. Antayin lang natin. Yan, nag-on na siya. Ba't hindi sumindi ilaw? Ano bunot pala? Okay. Antayin natin mamatay. Pag naka-on, naka-ilaw yung pulang ilaw niya. Tapos yung blue na steady, ibig sabihin connected tayo sa internet. Nagkaroon dito ng schedule 1. Nawala na yung isang schedule, yung turn off na lang ang natira. Tayo natin.
Yan, namatay din siya after 1 minute. So yun lang ang function niya. Ngayon, sa natin to pwedeng gamitin. So sa pagcha-charge ng cellphone o kaya ibang mga 5 volt na device, pwede siya. Tapos pwede natin siya ipower gamit ang 5 volt. Kapares nito. Toy boost converter, pag nilagay natin sa 18650, magbo-boost up to ng 5 volt. Pwede natin siya isaksak dito. O kaya power bank. Power bank, ito yung DIY power bank ko. So yan. Natin kung magka-connect siya doon. Kasi micro. Wala pala tayong ilaw. Hindi natin nakikita kung nag-on. Offline. Natin kung automatic siya magka-connect. Yon. So portability, yung portable siya. Okay, so yun lang. Pwede tayong gumamit ng subukan natin sa buzzer. Itong buzzer na to ay 3 to 24 volt. Kailangan ko lang ng USB cable. Kukunin ko lang siya sa USB cable muna. Hanap muna ako ng sirang kable. Meron ako to, dito sirang kable. Pinutol ko lang. Tapos hanapin ko lang yung 5 volt. So nakita ko na yung 5 volt. Itong dilaw sa itong transparent sa itong dilaw, yung 5 volt siya. Yung dalawa wala. Para sa data lang yung dalawang yan. Okay. So ito ang gagamitin na 5 volt. Tapos nga pala abang tinetester ko to, yung power bank na matay pag naka-idle siya. So sa sobrang hina ng consumption nito, walang nade-detect na nakasaksak yung power bank na matay siya. Kaya ang resulta, offline. Yung mga power bank ngayon may auto-sleep. Na pag wala silang na-detect na kumukonsumo sa kanila, mag-i-sleep yung power bank. So yun ang isang disadvantage pag sa power bank natin ito ginamit. Ayan, ikabit ko na. Nilagyan ko lang ng electrical tape. Ngayon, testingin ko muna sa wall adapter kung tutunog. Okay, gumagana. Tanggalin natin to. Saksak lang ulit. Hintayin lang natin kumunek. Nakita ko na ilaw siya. Ganda. Parang iba yung tunog niya. So yun. Pwede tayong gumawa ng wireless buzzer. Sample lang naman. Iba tunog nito ah. Balik natin dito. Tingnan natin kumunek. Parang garalgal yung binibigay na power nun. Nung power bank. Connected na siya. Ang pinaka the best na naisip ko kasi dito, i-adapt sa home automation ko na Bluetooth lang ang nakakapag-connect. So magiging Wi-Fi siya tsaka Bluetooth. Gagawin ko siyang input sa Arduino. Yung wall charger kasi, pwede naman natin kaganyan, isaksak dito. Magagawa pa rin itong Sonoff S26. Mag-charge o mag-timer. Magagawa rin natin dito lahat. Yung ginawa natin kanina na example, kaya rin ng S26 kasi yung 220 volt naman ang kinokontrol niya. Ngayon, subukan natin itong isama sa Arduino. Ito, yung home automation na ginawa ko. Tanggalin na natin yung real-time clock. Pinaka-basic lang gawin natin. Pag nilagyan natin ito ng power, so ito nilagyan ko na ng simpleng code lang para matesting ko kung nagana lahat ng relay. Ngayon, paano natin siya i-connect? Tingnan muna. Itong Arduino na to, kung napapansin nyo, 12 volt. Lalagyan natin siya ng 12 volt input dito. Tapos meron din siyang 12 volt output dito. Pumasok dito, lalabas lang dito. Tapos meron tong 5 volt. Pero para hindi na ako kumuha, gagamitan ko ng back converter. Lalagay ko lang dito para ito isasaksa ko na lang. Tapos yung output niya,
tanggalin ko to. Kukunin ko dito, gagawin kong input kay Arduino. Meron akong mga input na nilagay diyan kapares nito, D13, D2, D3. Digital input. So siguro dito na lang sa D2. Okay? Iwa-wire ko lang muna, mabilisan lang. Tapos lagyan natin ng konting simpleng program. Ayan, na-wire ko na siya. Kung titingnan natin, kapares ng side ko na input 12 volt. Galing lang sa battery. Battery pa ko ng 12 volt. Tapos, yung 12 volt out. Ni-step down natin gamit tong back converter na to. USB output na siya, kaya isasaksak na lang. Tapos, yung USB na pinutulo ko nina, cable, ginawa kong input. Ito ay nasa digital input 2. Malagay dyan dito. Okay. Tianggal ko lang yung fuse para hindi gumana. So, yan pa rin yung program na nakalagay kay Arduino. Ngayon, patayin ko muna para hindi maingay. Punta tayo sa computer. Ayan, nandito tayo sa computer. Ito yung program na ginawa ko. So, simple lang. Global variable. Tapos, declare na output lahat. Tapos, inoplat ng relay. Tapos, ito na yung nagpapatay sindi. May delay lang na 100. Ngayon, tanggalin ko muna to. Iko-comment ko lang. Ganyan sa global. Ayan, dineclare lang natin siya na sonop. Ngayon, pwede natin i-declare din dito na input siya. Ayan, dineclare lang natin siya input. Tapos dito tayo sa loop. Digital read natin siya. Ayan, dito sa void loop, gumawa ko ng boolean. Pinangalanan ko micro. Tapos dinigital read lang natin yung sonop. Ngayon, naka-serial tayo dito. Kaya may serial yan. I-display natin sa serial kung ano status. Upload. Then uploading. Serial monitor. So, ayan. Zero. Ngayon, may micro natin. Ayan. Online na siya. On. Ayan. Nag-1 na sa serial monitor natin. Patayin ko. Zero. 1. Ibig sabihin ng 1, naka-on o high. So, ayan. So, binalik ko lang yung nagpapatay sinding relay kanina, pero naglagay ako ng if statement. Kapag ang micro ay high o naka-on yung sonop micro natin, gagawin niya lahat yung ginagawa niya kanina. Tapos, else, papatay niya lahat yung relay. Okay? Upload natin. Yan, uploaded na. Ngayon, testing natin. On natin to. Okay, gumagana. So, off. Yun. Disconnect ko na sa computer. Yan. Standalone na tayo. So, ayan. Nagana na siya. So, sa ganung paraan, nai-adapt natin siya sa Arduino natin, yung home automation. So, hindi yun yung program nun. Meron akong 6 na video yata na tungkol dito sa Arduino home automation na to. Pero ang tutorial na to ay tungkol sa Sonop Micro. So, yung micro, sa mga 220 volt, kagaya ng USB adapter, kaya rin kasi ng Sonop smart outlet natin, yung mga una natin ginawa. Pero itong outlet, hindi niya kaya itong ginagawa natin ngayon. Para sa akin, mas maganda ko yung may inching ito. Tsaka, isa pa yung pairing mode, yung gagamitan pa ng barcode, mas madali, maganda siya. Pero, wala siyang ibang option kundi yung barcode lang sa ngayon. Siguro mas maganda kung mapapair din natin siya sa ibang paraan. Kasi, after ng matagal na panahon, baka wala na yung barcode natin na yan, problema natin kung paano natin mapapair. Sa ngayon, yun lang muna. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan niyo itong video na to. Kung nagustuhan niyo itong video na to, paki-hit ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat. Nga pala kung magkakaroon kayo ng problema sa pagpe-pairing, nakita niyo yung ilaw na yan, pwede natin yung ilong press ang ilang segundo. Yan, hanggang bumilis ang blink ng kulay asul. So, yan yung nasa pairing mode na siya.
bago natin i-scan yung barcode, kailangan nagbiblink yan ng ganyan.